What's up guys, hello mga katinix, welcome back to my channel. Nagbabalik ang inyong halamang Kairo. And for this episode guys, gagawa tayo ng isang requested video na mula sa ating mga viewers. May viewers ba talaga tayo? About guys sa mga common pests na meron tayo sa ating mga halaman. Alam nyo guys, in some point of our lives, sa ating paghahalaman, hindi natin maiiwasan na dapuan tayo ng mga pesta sa ating mga halaman. Para sa buhay din natin guys, hindi natin maiiwasan na yung mga pesta tayong kamag-anak, yung mga pesta tayong ka-opisina, yung mga pesta tayong kakilala sa buhay na talagang gusto nating mawala o mapuksa yung mga to. And for today's video guys, sana makapagbigay ako ng tips kung paano mawala yung mga pesta to sa ating mga halaman. Isa sa mga pinaka-common na pesta na meron tayo sa ating mga halaman ay ang aphids and mealybugs. Alam nyo guys, itong mga pesting to, napaka-common to sa mga halaman natin. Mapaprutas man to, mapagulay, mga tayong nating halaman or ornamental plants, sa mga orchids, and lalo na sa mga cactus and succulents natin. Itong mga pesting to guys, bigla nito to sumusulpot sa mga halaman natin. Hindi natin alam kung saan sila nanggagaling. At wala pa akong nababasa ang research or kung saan talaga sila nanggaling or kung ano ang dahilan kung bakit sila nag-appear. Pero usually guys, sabi nila, kapag tag-ulan daw or overwatered yung mga halaman natin, doon sila lumalabas. Itong mga pesting to, ang bilis dumami. Sa unang-una, itong mga pesting to, kunti lang. Pero pag napabayaan mo, hindi mo nabigyan ng pansin or hindi mo agad siya napuksa, pagising mo na lang kinabukasan or susunod na araw, ang dami na nila kasi mabilis itong mangitlog yung mga pesting to. At ayaw mo mangyari yun sa mga halaman mo kasi itong mga pesting to gustong-gusto nila yung dumikit or tumira doon sa mga bagong sibol ng mga halaman, yung mga papausbong ng mga talbos, and doon sa mga itong mga insectong to, itong mga pesting to guys ay parang mga soft sucking insects na gustong-gusto nila na sipsipin yung sap ng plants or yung sap o yung kumbaga sa tao, ito yung pinakadugo nila, pinakadugo natin. So sa mga halaman, ito yung sap o yung dagta o yung kung ano mang meron doon sa excuse me. So ayun na nga, sinisipsip ng 18 millibugs yung sap ng plants na gustong-gusto nila kasi meron itong sugar. Yung asukal na to guys, ito yung pinakagusto nila. Magpapansin nyo guys, may mga langgam sa mga halaman natin, sa mga tanim natin. Hindi yung mga langgam guys, hindi after doon sa plants, kundi doon sa nilalabas ng mga aphids or mealybugs. At pag hindi na maubos or hindi na ma-ingest ng aphids and mealybugs yung sinisip nila sa sap. Pag hindi na ma-digest ng buo. Kumbaga hindi na ma-digest ng mga pesting to, yung sinisip nila, ilalabas nila yon na pag hindi na ma-digest ng mga pesting to yung sinisip nilang sap, doon nila ilalabas sa katawan nila na mayroong kasamang asukal, kaya yon nandoon yung mga langgam natin. So pag may makita ko yung langgam sa mga halaman nyo, possible na meron talagang peste sa mga halaman nyo na dapat yung tignan. Kasi itong mga langgam to guys, hindi naman sila peste sa mga halaman natin eh. So, kung wala yung mga aphids or mealybugs na ito, wala rin langgam sa mga halaman natin. And, mapapansin nyo rin guys, sa mga dahon natin, sa mga halaman natin, may mga black residue or may itim-itim na parang malapot sa dahon natin. Yun yung mga fungus or mold. Nga, yung mga black residue na yun o yung mga molds na yun, kapag dumami rin yun, hinihinder niya yung paglago ng halaman natin, pumapangit yung mga dahon, nagiging kulubot, and isa rin ito sa mga dahilan na kapag sobrang dami nito, pwedeng maapektuhan yung buong plants, hindi lang sa dahon hanggang sa buong stems nito. So pag may nakita kayong mga langgam sa mga halaman nyo, check nyo agad yung mga dahon nito, yung mga nakatago sa ilalim, nandun yan, tumatago sila sa ilalim kasi yung pinaka-talent nila. Parang yung mga peste sa buhay natin, yung mga talent nila eh. Nakatago lang pero hindi mo alam, pinipeste ka na pala. So paano natin ang pupuksa yung mga pesting to? So ngayon magbibigay ako ng mga tips kung paano natin ang pupuksa yung mga kalaban natin sa ating mga halaman. Unang-una, mag-release tayo ng natural predator ng mga pesting to. Ito yung ladybug. Pero hindi naman to ganun kawa-posible kasi ang hirap maghanap ng ladybug na ilagay sa garden mo. So
medyo ang hirap gawin ito, doon tayo sa number 2. Number 2 ay yung gumamit ng garden hose or mag-spray tayo doon sa ating mga halaman natin. Usually kapag outdoor yung mga halaman natin, kapag gumamit lang tayo nito guys, kapag alam mo na kaya nang i-handle ng mga halaman natin yung garden hose, kasi pag nakapaso siya, I mean, mahirap tong gawin. So yung mga pwede rin ito sa mga malalaking halaman na spray mo na malakas yung mga halaman mo, make sure na hindi ma-damage. At talagang effective to kasi matatanggal agad yung mga pesting to sa mga dahon kapag na-sprayan sila, kasi mabilis naman silang matanggal o mabilis silang mahulog doon sa mga stems and dahon. Number 3 tips ay gumamit tayo ng or gumawa tayo ng homemade spray para sa ating mga halaman. So ano ba yung mga pwede natin gawin para makapag-provide tayo ng spray para sa ating mga pesting to? Una-una, kailangan natin ng dishwashing liquid soap, white vinegar, tubig, and kung meron tayong vegetable oil or neem oil. Ito yung gamitin natin para gawin natin mix para pang-spray natin. Meron ako nagawa nito na isang spray, home spray, guys, sa bote ng alcohol. Ito yung ginamit ko. Meron ako nabili sa online na neem oil. Napadali lang ng spray na to. Hindi siya nakasira ng halaman, like doon sa mga chemical na pesticide na pwede makasira sa ating kalusugan at sa ating paligid. At ang pinakahuli guys, gumamit tayo ng alcohol, spray lang natin 70% alcohol, spray lang natin directly dun sa affected na area ng mga plants. Busisiin nyo guys yung halaman nyo kasi talaga nakatago yung mga pesting to. Usually sa ilalim ng dahon, dun sa mga singit-singit sa pagitan ng stem saka ng dahon, nandun yung sila tumatago. And yung mga milibag guys, hindi lang sila dun sa dahon, talagang minsan nandun sila sa ugat. So as soon as possible, kung talagang alam mong infected na sobrang infected na yung mga halaman mo, pwede mong i-uproot yung bunutin yung mga halaman mo, and then hugasan mo uli, and then spray mo ng alcohol yung mga ugat nila para mawala yung mga pesting to, kasi minsan dun sila namamahay sa ilalim ng ugat nila. At nandun din minsan makikita mo yung mga langgam sa ilalim kasi nandun yung mga peste. So yung alcohol guys, super effective siya, usually more specifically doon sa mealybugs. Walang side effect guys yung sa alcohol sa pag-spray ka doon sa mga halaman kasi nag-evaporate naman siya agad-agad at yung matitira na lang yung tubig. So ito, meron akong halaman ito na nakaraan, yung breaker ko na napeste na hindi ko napansin. So ito, nag-rehabilitate kasi punong-puno yan nakaraan ng mealybug. So nakailang rounds ako na pag-spray sa kanya ng alcohol tsaka nitong gawa kong spray para mawala nga, kasi hindi basta-basta agad nawawala kapag marami na sila, kasi ang bilis mangitlog ng mga pesting to. At kapag hindi mo napansin or napabayaan mo siya, papasin mo na lang yung halaman mo ay unti-unti nang nagiging matamlay, ulubot, kagaya nito. So mabuti na agapan ko at sana makasurvive talaga siya. So isama ko na rin guys yung pag-differentiate sa dalawa. Yung aphids or yung aphids, nandun sila, gusto nila mas gusto nila tumambay doon sa mga new growth na mga halaman. Samantalang yung mealybugs andun usually sa mga nodes ng or sa mga down sa ilalim, nandun sila tumatambay. And yung mealybugs, nagstay lang sila kung saan sila dumadapo. Wherein doon sa mga aphids, mas gusto nila yung umaalis-alis or gumagalaw-galaw. And yung mealybugs, more on cottony substance, yung kulay puti, parang cottony yung ano nila appearance, nandun sila, nandun mo ma-distinguish. Samantalang yung aphids, pwedeng kulay brown, pwedeng kulay orange, pwedeng kulay black, na gumagalaw-galaw o umaalis-alis doon sa part ng halaman. That's all for today guys. Sana may napulot kayong tips sa video kong to. At check nyo na yung mga halaman nyo, baka meron kayong peste sa mga alaga nyo, at huwag na natin patagalin para hindi na maminsala pa yung mga pesting to. Salamat din pala dun sa mga nanonood ng videos ko, ng iba kong videos, at bigay ng comment sa mga nanonood sa akin sa paghahalaman. At I always find time para makapag-reply dun sa mga comment nyo, sa pagbigay ng comment at sa pag-like po sa mga video ko. Sobrang salamat. At medyo natagalan ako mag-upload ng mga videos kasi nga busy sa work, and pero I always find time talaga na makapag-reply sa inyo. Ayun guys, ako ulit si Ron, ang inyong halamang kayo, saying goodbye.
Mm-hmm.